Hey guys, Joe here, Jebel Koi Center. Welcome back to my channel. Ngayong araw ay papakita na ko sa inyo ang isang alternatibo na pagkain ng inyong koi fry. Ang ipakita ko sa inyo ngayon ay itong Pofo fish food. Bakit ito ang ipakita ko sa inyo? Kasi naging controversial kasi ito. Ang dami nagsabi na maganda daw ang resulta ng fish food na ito sa kanila mga isda. So try natin itong ipakain sa ating koi fry. Ngayon ay December 21, so mag-video ako ulit next month, January 21, 2021, at tingnan natin ang resulta ng pagpakain ito sa ating mga koi fry. So ngayon, ipakita ko sa inyo kung gaano kasimple lang nagawin na pagkain ito sa ating koi fry. So without further ado, tara, let's go! Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification natin na updated kayo sa ating kapagong videos. Shoutout sa ito mga guys! Una natin i-shoutout si Bro RJ Pama. Lods, pa-shoutout ulit. Nice month fan from Jensen. God bless. Happy fish keeping. God bless din, bro. Shoutout natin si bro RJ Pama from Jensen. Shoutout din ng mga taga-Jensen. Lagi na mga taga-Jensen na mga fish keepers. Shoutout ninyo din ng keep safe, everyone. God bless. Thanks for watching, bro RJ. Next, si bro Dondex Acquire TV. Pa-shoutout na po next video, Boss Idol, kanilod sa Manpan Amping. Salamat bro Dondex Acquire TV. Shoutout natin si bro Dondex Acquire TV. Thanks for watching bro Dondex Acquire TV. Keep safe and God bless. Next natin i-shoutout is si bro John Richbert Indini. Shout out lang sabi niya. O sige, shout out kay bro John Richbert Indini. Thanks for watching bro John Richbert Indini. Happy fish keeping, keep safe and God bless. So sinong gusto magpa-shana shout out sa next video ko, comment down below guys. Usin na tayo sa ating video. So ito ang isa na alternative na pagkain koi fry niyo guys kung wala kayong brine shrimp at daphnia. Itong sample ko dito ay Hofo brand kasi daming nagki-claim na maganda daw ito guys na pagkain at maganda daw ang resulta sa kanilang isda. Ito ang Hofo plus protein kasi fry itong papakainin natin, dapat malakas yung tutubo. Sabi dito ng Hofo plus protein, sabi dito optimum growth and enhancement itong claim nila, high digestibility with probiotics, promotes waste reduction, so hindi magka-cloud ang tubig ng tangke natin. So ito ang gusto din natin kasi kita pwedeng maglagay ng filtration dito sa tangke natin. Kung mapansin nyo po, lahat ay strong aeration lang. So dapat hindi tayo mag-overfeeding at saka dapat meron tayong magandang quality ng koi food na hindi makakasira kagad ng quality ng water. Okay, so ngayon, ito ang pinili natin. Kasi maganda daw resulta ng ibang fish keeper na babasa sa mga groups. So ito ay pellets. Hindi to kayang makain ng mga koi fry na ganito kaliit pa lang. So ang ginagawa natin ay ito, malalaki ang size niya. Tingnan nyo. Sinker pellet siya, parang yung pagkain para sa shrimp. Ginawa lang natin ay ipapound lang natin ng pino. Dikdikin natin ng pino. Close natin to guys ha. Para hindi masira kagad. Natin
exclusive na ipapakain ito dito na koi fry para makita natin ang resulta nito after a month. So ngayon ay December 21. Next month by January 21 gagawa ulit ako ng video at i-upload ko kung ano ba maganda ba ang resulta. Tingnan na din natin ang resulta, may fry dito. Doon sa batya, i-measure natin yung sizes nila mamaya. So ganito lang guys. Simple lang, ano lang, dikdikin nyo lang ng pino. Yan. Parang ano ba, fry mash. Meron naman ding fry mash na mumurahin pero nasubukan ko yung gamitin noon guys. Madaling na ano ang quality ng tubig. Nasisira. So ito, tingnan natin kung nag-claim dito kasi mahal din naman ang fish food na ito. So I'm sure baka maganda din talaga ang quality. So ganyan lang guys, pinuhin lang natin na maging pino siya, na para na siyang na fry mash para makakain siya ng ano. Ganito, mapino siya. Yan. Para makain ng mga maliliit na koi fry. So, ito ang the best alternative na ano, pagkain ng mga fry nyo, yung koi fry o goldfish fry. Kasi ito ang kiniklaim ng UFO na maganda sa koi fry at goldfish fry. Pero pwede din sa ibang isda. Make sure lang na hindi kayo nag-overfeeding. Yung overfeeding guys ay di yun nagpasabot mas Tagalog nagpasabot na nadamihan ang pagkain ng isda kasi kung busog na sila at nag-stop silang kumain. Yung overfeeding, huwag lagyan ng madaming pagkain para walang matitira ba. Yung matitira kasi ay masisira yun at kapag dulot ng ano, hindi magandang quality ng tangki ng tubig nyo at ito ay makapagdulot ng mga bakterya at iba pang mga sakit at masupukit din ang mga isda. So measure natin dito guys para meron tayong ano, gauge. Tingnan natin next month cm, ano, measure natin by cm itong pinakamaliit. Yung pinakamilito namatay o oh. Nasa mayan 1 cm yata ang pinakamiliit. Ito mga malalaki, ito mga potential jumbo to guys, mga tubis din ito. Kunin at kuha tayo ng isang malaki. Once yung pinakamaliit guys, no? Itong malaki, yung mga malalaki, measure din natin. Ano ba ito? Hirap itong walang videographer. Ano ito? Ayan. Hirap guys. Sandali guys. One hand lang kasi. Yay! Bato! Yan! CM. Ano ka mga CM? Tingnan natin itong mga malalaki ha. Anong size? Ito guys, oh, ang malalaki nasa 2 cm guys. Ayan na 2 cm. Ano ba sa inches ang 2 cm? Almost 1 inch ang 2 cm guys. Correct me if I'm wrong. Basta ito guys, ang mga malaki 2 cm.
na maliliit na nasa mga 1 cm. So update ko lang kayo next month sa kanilang growth rate. Exclusive natin itong pagkainin ng ano, Hofu. Itong Hofu Protein Plus. Yan. Hofu Protein Plus. Tandaan nyo lang guys, ang pagpakain nito ay dikdikin muna ninyo ng pino na ganito na parang fry mash din. Okay, so stay tuned lang guys. See you next month sa update. Hindi sa, meron naman akong ibang video. Sa video na ito, Val, see you. Tingnan natin ang resulta nito next month. I-make sure natin ulit kung anong growth rate talaga nito. Maganda ba talaga itong fish food? Pwede ito sa goldfish. So, pwede din ito sa ibang isda, I'm sure. Yung maliliit, same sa koi fry, ganito lang, gilingin lang yun, guys. Itong ginagamit ko. Ayan. Okay. Bye for now, guys. Keep safe, everyone. God bless.